morning mga Kamitsu. Ito po si Agent Colson, ang inyong lingkod. At welcome po sa Agent Colson Vlog. Ito po si Agent Colson at welcome po sa Agent Colson Vlog mga Kamitsu. So today's video, pag-usapan natin yung mga mangilan-ngilan na features ng ating mga sasakyan na minsan hindi na di-discuss during release dahil hindi naman siya kapansin-pansin, pero napaka-importante po yun mga guys. Kaya yung itong video na to para sa mga baguhan po talaga ito, dahil karamihan naman po mga Kamitsu ay nakakaalam po nito. So ngayon, talakayin po natin mga Kamitsu is yung pag nasa loob ka ng sasakyan mo, nabibili mo lang, baguhan ka talaga, napaka-importante po nito mga Kamitsu. Itong rear mirror nyo. So kung makikita nyo yan guys, ang rear mirror, meron yung adjustment dito. Ayan o. Kung makikita nyo, kung ako nakatutok ako rito guys, tingnan nyo ha. Ngayon gabi, no? Tatandaan nyo guys, ito applicable to sa gabi. So matatandaan nyo yung pinakalikod. Once na ang nasa unahan natin, ay nasa likod natin, ay naka high beam ang ano niya, headlight niya. Siyempre masisilaw kayo dyan dahil ito ay naka ano yan sa mata ninyo, naka adjust. So kung mapapansin nyo, tingnan nyo po yan. So ito po yung nakikita ko. Yan. Ayan po. Kung i-adjust ko siya, syempre masisilaw sa gabi, ipupull ko lang to. So makikita nyo kung difference to nung nakita nyo dyan, pareho lang po guys. Ang purpose dito para hindi kayo masilaw. Na? Yan po, sa umaga, pag sa gabi nasisilaw kayo, pwede nyo pong i-adjust yan. Hindi lang masyado klaro nakikita dahil mas maganda ho kasi pag actual. Kaya kung nasa sasakyan kayo ngayon, try nyo po yan. Nakikita nyo pa rin ho yung likuran ninyo. So, yan po yung purpose nyan. So, isa yan sa mga features na minsan, hindi na ho na binabaliwala ho natin, pero napaka-importante po nyan. Isa po yan sa safety features na madalas hindi na dadi-discuss. So, pangalawa, itong manibela natin, mas lalo na kung second owner ka, nakabili ka ng second hand, minsan kasi yung owner hindi na na-explain. So kung may makikita kayong ganito guys, ito po, adjustment po yan, pwede nyo po siyang i-adjust yung manibela. Ito, no? Ito kasi hindi ito nagiging telescopic eh. pero pag ganyan siya, pwede siyang i-tilt na. So ako ganyan kasi parang gusto ko racing eh, kaya mababa. Then balik nyo na po yung pinakalock. So yan po yung isa sa mga kailangan ko i-discuss sa mga baguhan. Then even dito sa akin kasi GLS MT to, 2017 model ng G4. Wala na po siyang ganito yung lagayan ng susi. So usually sabi ko doon, once na ang keyless mo, wala nang baterya, yung iba ang sabi nila dito nyo na raw itutok, i-start. So akala ko ganun din mga Kamitsu, pero napatunayan ko eh nung minsan wala nang battery, hindi ko na siya ma-start. So may purpose po ito. Dito po kasi siya nilalagay. So nandiyan dyan po yung transmitter, kaya pwede ko siyang i-start dito. Nadedetect niya. Pero kung wala kayong lagayan na ganun, dito po kayo mga Kamitsu. So yan yung mga ibang features na hindi po natin na i-discuss na sa mga kliyente, kaya bumabawi po kami ngayon, mas lalo sa mga baguhan. So kung makikita nyo naman ito, kasama so sa tools na binibigay namin sa inyo. So
explain ko na rin po, kasi nakapark ako rito, nakatutok ako masyado eh. So hindi ako makapunta rin sa harapan. Ito po yung panghatak ninyo. So siguro ito, tatabi na lang po ako rito. Maglalagay na ako ng flash na pictures dito kung saan ito nilalagay. So ibubuksan nyo lang po yan, yung pinakatakip. Then ito po i-screw nyo lang ganun. So madali lang po, ito yung panghatak. Usually nga yung iba pinapalitan ito eh. Bumibili sila ng mga design, tapos yun na nakalagay na doon. Pero medyo hindi lang siya safe eh, kasi nakalagay na kagad, di ba? Paano na kung nakawin yung sasakyan ninyo? Di ba po? So mayroon pa ako kung ano, kailangan i-discuss din. Kung makikita nyo yung pang ano natin, pang jack natin, yung ito, may purpose din po yan mga Kamitsu. So pwede, kung ang sasakyan mo, hub lang ang gamit, hindi siya naka-mags, hanap tayo. Kasi usually ganun ang gulong, kung makikita nyo yun. Yan po, makikita nyo hindi siya naka-mags. Minsan may pantakip dyan eh, habang tawag nila, nakatakip. So, ito lang yung pambukas po nun. No? Kaya make it sure na para hindi siya masira yung pintura, lagyan nyo na lang ng extra na ano lang, tela. Para pag tinungkab nyo ganun, hindi siya masira. So, ito yung mga purpose. So, medyo silip-silipin nyo rin yung tools na binigay sa inyo. Then, marami pa ako dapat i-discuss na regarding naman sa binigay naming ano, early warning device. So once na nasiraan kayo nasa kalsada, so depende po yan guys, kung nasa street ka lang naman, hindi masyado mabibilis yung mga sasakyan na dumarating sa likuran ninyo. So ilagyan nyo na lang siya ng 4 meters. Usually, syempre wala naman tayong panukat, so mga 4 to 5 steps ilagyan nyo muna yung red, then another 4 step saka yung orange. So para at least sa umpisa maano sila, aware kaagad sila, makita nila na meron kayong kinukumpuni o merong emergency sa sasakyan ninyo. Para both parties, hindi naman madisgrasya o makaiwas tayo sa mga anumang aksidente. Saka meron pa kayo didiscuss, no? Ito kasi sir, mga Kamitsu, yung parang sun visor nyo. Usually, yung ginagawa dyan, lagay ng mga ano na eh. Ng mga kung ano-ano, resibo, minsan nandiyan dyan yung susi. So, ang purpose po niyan, kaya ganyan siyang ginawa. Sa mga ano to ha, mga Kamitsu, kasi lahat naman nakakaalam na nito. Ito yung video na to para sa mga baguhan talaga, guys. Kasi meron po talagang hindi nakakaalam. So, makikita nyo to, no? Kung nandito yung araw sa harapan ninyo, so, igaganyan nyo lang siya. Diba po? Depende yan kung saan anggulo ang gusto nyo. Ngayon kung ang araw naman eh nandito sa gilid ninyo, so na-adjust po yan. Yan po. Diba po? Yan. Yan po yung purpose niya. Kabilaan niya mga Kamitsu. Pati ito. Pwede nyo siyang i-adjust. Yan po. So makikita nyo po na. So ganyan po siya. Pag kami araw dyan sa gilid. Pero pag ano, huwag nyo nang ano. Ito, ginagamit ko rin po yan. Mas lalo, minsan merong umage na ang sikat ng araw nakatutok sa inyo. So, importante po yan. Gamitin nyo rin mga Kamitsu. Kasi, hindi naman ito ginawa para pan-display lang din po mga Kamitsu. So, ganun guys ay sa mga ano. Then, yung regarding naman dito sa rear mirror mga Kamitsu. Dito. Hindi ko siya makita kasi wala akong gamit. Dito kasi merong pinupush dyan or pinupull. So ito pwede nyong i-slide yan eh. Natatanggal po ito mga Kamitsu. So siguro maghahanap na lang ako ng photos o instruction kung paano i-pull. Kasi wala rin tayong gamit eh. Biglaan lang ito mga Kamitsu. So yun lang guys. At saka guys, may mga Kamitsu, hindi ako nag-i-endorse ng ganito. Kasi yung iba nagbibigay ng ganito eh. Para hindi siya mag-beep yung ano nyo, yung sas dito sa ano, sa seat belt nyo, no? Kasi pag ito in-insert mo rito, yan po, hindi na siya magwa-warning beep na hindi nakalagay. Para sa akin as your agent, so kailangan nyo kahit na nasa city lang kayo, pupunta lang kayo dyan sa tindahan, kailangan nyo pa rin mag-seat belt. So hindi ko po ito ina-advise. Binigay lang sa akin to pang bukas eh, no? Pang beer, job drinks. So hindi ko to ginagamit mga Kamitsu. Sa Kamitsu, no, regarding sa ano,
Usually sir, ha, mga Kamitsu, meron kasi tayo, once na ang unit ninyo ay keyless operation, guys. No? At actually, na-search ko lang din to. Hindi kasi diniscuss sa amin to. Kasi, dapat to yan may alarm, di ba po? Pag nagpa-alarm kami, wang-wang yan, automatic, lalalagyan. Pero sa aking natuklasan, some of the models, kahit na wala siyang alarm, mag-a-alarm po siya. Ang tunog niya parang busina lang. Beep, beep, beep. Busina po ang mangyayari. I-try nyo po yun, mga Kamitsu. Kasi sa akin kasi may alarm. So, hindi ko siya masusubukan. Kasi automatic mag-a-alarm siya. Pero, meron kasi akong natuklasan na ibang... hindi siya... Lahat, karamihan kasi ng brand merong ganun. Merong wala, merong meron. Tama ba? mga Kamitsu, i-try nyo po, no? Okay, lalabas ako. Kung yung unit nyo walang ano, alarm, try nyo muna buksan yung ano, bintana. So, bukas na yung bintana. Then, subukan nyo siyang ilock. Na, pag nakalock na po yan, syempre, itong pinaka-key nyo, ilayo nyo muna, no? Ilang metro. And then, subukan nyo po siyang buksan dito sa loob. Once na binuksan nyo na po rito sa pagkakalak, subukan nyo pong buksan dito. Once na nabuksan nyo po yan, mag-a-alarm po yan yung iba. So at least makita nyo yung extra features po na nag-a-alarm siya. Hindi wang-wang kasi busina. Gaganon siya. So subukan nyo rin yung mga Kamitsu dahil... Hindi ko pa siya nasusubukan, mga Kamitsu, eh. Dahil nga may alarm itong sasakyan ko. Pero i-try nyo sa inyo yung mga nakakilis operation na. So, ganun na lang, guys. Magpa-park muna ako. Kaya kung bago ka lang, mga Kamitsu, at may natutunan kayo, mas lalo yung mga baguhan. May ituturo pa ako ng mga ibang features sa susunod na video ko. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe ka po. At kung luma naman kayo, mag-stay lang po kayo dahil unti-untiin ko na akong mag-explain or mga sasakyan natin dahil may bagong promo ngayon dahil first week of October naglalabasa ng promo. So, ganoon na lang, guys. See you!